Ito, pakinggan po ninyo ito sinabi ni Senador Robin Padilla. Sunog dito yung mga vlogger o yung iilang vlogger dyan na iniintriga yung pagpunta ng mga senador sa Malacanang at nag-dinner ng isang araw. Maintriga talaga yung mga yan. Huwag kayong magpapapaniwala sa ganyan. O nakita nyo? Parang pinapalabas niya na nagiging tuta-tuta lang ng Malacanang ang mga senador or alam ng Malacanang ang nangyaring pagpapalit ng liderato sa Senado. Ay ito po ang sagot ni Robin Padilla. Nakakampi ng mga DDS. Ito, kayo ang sinampal dito, kayo ang pinagpapaliwanagan dito. Paanyaya ng ating mahal na Pangulo. Lagi naman po yan, magmula po nang ako ay naging senador, lagi pong may paanyaya ang Pangulo para makasama siya sa hapunan. Pero wala po doon na nangyari na pinag-usapan ang nangyari sa Senado. At hindi rin po napag-usapan kung kami ay uutusan niya dahil hindi naman po kami siguro dapat niyang utusan dahil wala, hindi naman po kami sa ilalim niya. Yung pong dinner ay may kinalaman lang sa kwentuhan. Wala pong pinag-usapan na patungkol po sa Senado. Wala po. Not even charter change? Wala po. Kung meron pong magbabanggit nun, ako yun. Pero hindi ko naman po nabanggit. Kasi parang casual po eh, na nakakahiya naman magbanggit ng politika. Yung pinag-uusapan, mga anak ko. Tinatanong ng Pangulo, kamusta yung mga anak ko, kamusta yung asawa ko. So parang ang hirap po magpasok ng politika. Yun. Okay, so walang political issue. Simpleng dinner lang. Okay. Kaya tinatanong po ng media kasi press conference po ito na ginawa sa Senado. PDP laban, Senador yan. Ha? Tungkol sa pagkakatanggal kay Subiri ang tinatanong. Reklamo kay Senate President Meeks as the Senate President. Wala akong tuhanan eh, sumusunod ako dyan eh. Okay naman si Meeks eh. Yung nangyari, alam nyo, kami ng PDP, apat kaming PDP. Okay, ako, Senator Bongo, Senator Bato, Senator Tolentino. Kami ay isang partido, kaya ang boto namin ay isa lang. Naiintindihan ko si Senator Bato kung bakit nagkaroon ng naging emosyonal siya sa pangyayari. Kasi talaga namang para sa akin, ano? At alam po naman yung nangyari dahil ako ang presidente ng acting presidente ng PDP. Alam ko kung ano yung nangyari sa aming block. Sa aming block kasi, hindi pwedeng maghiwa-hiwalay. Kung ano yung boto ng isa, dapat yun ang boto ng lahat. Kaya nung kinausap namin si Bato, wala naman siyang nagawa. Wala na siyang nagawa. Kasi kailangan mamili siya, partido o yung kanyang matatawag natin na pakikisama kay SP Mix. Siyempre, nanaig yung pagiging party man niya. Kasi yun ang adhikain ng PDP. Kailangan sumunod ka sa sinasabi ng partido. Ganun pala. Kung anong gusto ng partido, yan ang dapat masunod. Parang wala ka na sariling diskarte. Parang wala ka na sariling paninindigan. Kung hindi, ikaw ay parang iba ang dating. Anyway, ganyan katindi ang politika sa Pilipinas. So, inuulit ko, mismong galing kay Senador Robin Padilla, na kaalyado ng mga Duterte, na walang isong politika, walang kinalaman sa pagpapalit ng liderato ng Senado, ang pagpapatawag ng Malacanang sa simpleng dinner. At sinabi nga ni Senador Padilla,
Regular naman yan, madalas yung mga meeting-meeting na yan. Siyempre, coordination ng executive department at ang mga legislator tulad ng Senado. Kaya ko ito pinapaliwanag kasi iniintriga na naman ng mga DDS vlogger, hindi naman lahat, iilan yan. Alam mo naman, pag yan ang negosyo nila eh, mga intriga at linlangin ang mga Pilipino na para bang may basbas ang Pangulo sa pagbabago ng liderato ng Senado. Para bang nadidiktahan ng Senado kasi hindi nila alam kasi yung trabaho nila eh. Alam niyo ako, sa tagal ko na sa media, 37 years na ako sa media, bago tayo naging vlogger, alam natin, ang executive department, 3 branches of government, lagi kong inuulit yan, executive department, legislation, legislator, at judicial body. Hindi sila pwede magsapawan, pero pwede silang mag-usap, mag-coordinate. Hindi pwedeng pakialaman ng Malacanang ang internal problem ng Kongreso at Senado. Yung pagpapalit ng liderato ng Senado, exclusive sa mga senador, walang pwedeng bumoto dyan na tagalabas at magdikta. Inamin na nga ni Robin Padilla eh. Hindi pinag-usapan yon, walang politika, simpleng dinner. Ang itinatanong nga daw sa kanya, kumusta yung kanyang mga anak at asawa? O, di ba? So si Robin Padilla, nakakampin itong mga DDS at mga Duterte group na yan, ang nagsasabi niya na hindi ibang senador yan. So sinunog ni Robin Padilla ang mga intrigador, chismoso, mapanira na mga vlogger sa ating administrasyon na laging pinapalabas, nakikialam ang Pangulo sa trabaho ng mga senador. Hindi po, kasi alam ng Pangulong Marcos ang trabaho ng senador. Alam ni Pangulong Marcos ang trabaho ng congressman kasi dati siyang congressman, dati siyang senador. So, again, dito po kayo manood sa aking mga channel, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions. Hindi naman tayo nagyayabang, yung totoo ang ating pag-uusapan dito. Hindi panlilin lang, hindi pang-iintriga, hindi pag-create ng problema. Ayun yung iba dyan eh, ang ginagawa eh, sirain, linlangin ang mga tao para magalit sa gobyerno kahit wala sa lugar. Kaya maging maingat po kayo. Kaya kayo nadidimanda ng libelo eh, kasi mga wala sa hulog. Pati taong bayan, inaabuso nyo ang kahinaan. Nililin lang ninyo ang inyong mga viewers, followers, at ang mamamayang Pilipino. Huwag naman ganon. Magpakatotoo kayo. Kung hindi nyo alam ang presidential system of government sa ilalim ng 1987 Constitution, ay huwag na kayong magtalakay ng ikaugnayan sa politika dahil magkakabuhol-buhol talaga. Malilin lang ninyo ang mga Pilipino. Huwag ganon. Manatili tayong sumporta at mahalin pagmamalasakit sa ating bansa, sa ating mga batas at sa mga institusyon ng gobyerno para may magandang buhay. Pagka kayo naging bahagi ng paninira ng gobyerno, ang dating nyo may pagkatraidor, may pagkataksil, baka meron lang kayong personal interest. Kayo-kayo lang yan. Di na kami sasama dyan.